Tama na mas marami ng mulat. Ibaba peking bangko, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin kahit na isagad. Tol, chong, pare bro, isa track. Ngunit di rin masisi kung sa katagalan ay nakakalimutan natin sino. Hello, magandang hapon. Kumain ka na? Busy ka ba? Usap muna tayo dito. Ito, kagabi, kahapon ba o kagabi? Nag-premiere ako kagabi, kahapon. O kagabi. Dun sa ano, biglang nagko-comment itong yung supporter ni Maestro Ozzy. Diba? Supporter ni Maestro Ozzy nagko-comment sa akin. So, ito yung sinasabi niya, ano, basahin natin yung mga kinu-comment sa akin. Nag-iba na naman ang pangalan to. Iba yung pangalan nito eh. Ang sabi niya sa akin, Bungo TV, try mo magpatawas kay Maestro Ozzy muna. Legit si Maestro Ozzy na instrumento ng Diyos, sabi niya. Sabi ko ganoon, kahit magpatawas ako sa Maestro Ozzy mo, mali pa rin ang definition niya ng EMF. Diba? I mean, tapos ang sinabi niya dito, ang isang pilosopo at literal na walang alam na tulad mo sa usaping pang-spiritual ay dapat manahimik na lang sa isang tabi. Sino ka para pagbawalan ako magsalita? Ikaw nga, ini-encourage kita na harapin ako eh. Pero ikaw, ano, ayaw mo kong harapin? Para nga maintindihan din kita eh. Sabi ganun, no? Sana sundin mo kung ano nakasulat sa Ecclesiastico 38. Igalang nyo kaming mga manggagamot sapagkat ang Diyos ang pumili sa amin para sa aming misyon at tungkulin. Yun ang sabi niya. Maliwanagan ka na sana ng mas maaga. Isa kang hangal kung hahanapan mo ng paliwanag ang mga pangyayari na may kinalaman sa usaping espiritu. Usaping spiritual ba? Panoorin nga natin yung ano yung naging debate namin ni Maestro Ozzy. Usaping spiritual ba? Yung pinag-uusapan namin. Yung tinatanong ko ba kay Maestro Ozzy, usaping spiritual ba yon? So yurin nga natin. Ito, hindi pa kami nagaharap ni Maestro Ozzy nito ha. Suyuin nga natin. Suyurin nga natin kung ano, kung spiritual ba ang mga tanong ko kay Maestro Ozzy. Alam mo, yung spiritual na yan, yes, tama ka, hindi ko alam yun. Wala akong alam. Kaya ang tinatanong ko kay Maestro Ozzy, yung mga bagay na abot ko. Yung mga simpleng bagay na abot ko. O, pakinggan natin ha, may tinanong ba ako spiritual dyan? O, panoorin natin. Hindi, siya, yun nga no, nagpapasalamat talaga ako. Kasi gusto ko ipaunawa dito sa mga bobong supporter ni Maestro Ozzy na hindi nila alam ang sinasabi nila. Boko, hindi ko alam kung paano. Forward natin na yung umano ako. Huwag kang magpo-post na ganun. Tingnan natin kung may spiritual akong tinanong kay Maestro Ozzy. Tingnan natin ha. Kapag wala akong tinanong na spiritual kay Maestro Ozzy, bobo ka. Sa 7-Eleven, sa tabi na? Sa Starbucks ba 'yon na pag Sunlight present. Forward ko lang ha, doon sa bandang umakyat na ako. Na 'yan kasi walang bagay, tanda po natin, walang bagay na hindi na ayos sa mabuting usapan. Nagbibigay tayo ng palitan ng kung ano yung... Natawa ako dito kay Sir Iwaga. Sabi ni Sir Iwaga, hindi magkakagulo dito. Biglang nakainitan. Yung tama at ano yung mali. Tama ay mali. Forward na natin doon sa business. Tawag ano dito, kail niya. Ganyan po nangyayari. At the same time, besta po kasi dito sa Puso Rubio. Aakit na ako dito ha. Tingnan mo ako, may spiritual akong tinanong dyan. Tatanga-tanga tong mga mata, ano ni Maestro Ozzy. Eh. Hindi ito ano, hindi ito para mag-away. Kasi hindi. Ay na. Ayos lang. Ba't mo pinakakit yung inggitero na yan? Okay. Hello. Magandang araw, magandang gabi. Ang sinabi mo Hello. Sa Starbucks, di ba? Sige. Alam mo bang mali ang ginagawa mo? Hindi, wait lang. Alam mo ba may ginawa ko rin mali sa akin?
Anong ginawa ko sa yung mali? Hindi nga kita kilala eh. Di ba? Talaga? Sure? Hindi kita kilala. Naalala mo yung reaction video mo, naalala mo yung reaction video mo kay Kuya Red? Di ba nagpaparinig ka sa mga walang alam? Oh. Tama ako hindi? Oh, yan kasi yung content mo, di ba? Oh, para umakot ang views. Sabi mo wala akong alam, di ba? Oh, ma- wala akong talagang alam sa spiritual. Okay, sige. Kaya nga pinapaintindi namin. Okay, oh. Sige, sige. Natatanggap ko yon na wala akong alam sa spiritual. Mm. Oh, sinabi ko nga, wala akong alam sa spiritual eh. Oh, ito yung tatanong ko sa kanya. Sige. Punta tayo sa... Yes, sa ito na. Okay, patuloy ko muna kay saglit. Sir, Osi, okay. Para sa kaalaman mo, yun na nga, sabi mo nga, walang kaalaman si Sir Bungo sa Iberdal. Which is tama. Pero, binaririto ako at ginawa ako ni Sir Osi na maging consultant pagdating sa spiritual aspect. Para at least, ang yan natuto na ang mali kasi ni Bungo TV, pinapakilam niya yung spiritual, okay. Hindi niya naman alam. O yun na. Wait lang. Anong spiritual ang pinakailaman ko? Diba? Tinatanong ko sa kanya, wala akong pinakikialam ang spiritual. Ang pinakikialaman ko, yung logic behind ng ginagawa nila. Diba? Bungo TV, tingin mo naman yung mga reaction mo sa mga... Ano nga, bigyan mo specific. Kasi walang yung... spiritual sa napapanood ko eh. Ito, ganito na lang. Sinabi mo kanina, pwede akong kasuhan doon sa pag-post ko ng doon sa Starbucks. Anong kaso? Yung unang tanong ko, spiritual ba yan? Spiritual ba? Anong name mo? Sancti Arcangel 77, spiritual ba yon? Yung tinanong ko kay Maestro Ozzy. Dumadaldal kasi ang Maestro Ozzy mo na hindi niya alam. Pinost ko daw yung video niya sa Starbucks. Ngayon tinatanong ko siya, ano pwede mo ikaso sa akin? Spiritual ba yon? Kaparehas din to ni Nico David eh. Anong kaso? May libelous ba akong sinabi no nasa Starbucks ako? Di ba? Alam mo ba, oh, TV? Kung wala ka talagang tinatago, pakita mo yung mukha mo. Hindi. Bakit? Nasa mukha ko ba yung katotohanan? Kapag malaki ang inggit, pa, malaki ang inggit mo kasi kay Jade Martin, marami akong guest kay Jade Martin na pumanaw na. Mabait din siya, Jade Martin. Ito kasi, kulang ka sa ano, sa views, ganyan. Kaya manahimik ka na lang at respeto mo na lang spiritual. Okay, respeto mo na lang. Oh, nagpaparami ka kasi ng views. Okay, respeto mo lang kasi iba bumalik. Iba ang bumalik ang spiritual. Huwag naman sana na kulaming ka. Huwag naman sana. Kasi ako nagpapaalala sa'yo, iba ang spiritual sa debunker na normal. Ito kasi ang takbo na yung nagiging usapan. Para sana maintindihan mong bobo ka. Ang tukbo kasi ng usapan, inaano nyo sa spiritual, dinadala nyo sa spiritual eh. Ang tinatanong ko, yung abot ng kaisipan ko, na pwede ko i-double check. Diba? Ipagpatuloy natin ha. Naalitan. Iba ang alitan okay, sa spiritual. Okay, naiintindihan ko po yan. So ang sabi mo, nagpapataas ako ng views, tama? Totoo naman, o diba? Sinabi mo, diba? Tumataas ang views ko, hindi. Tumataas, siyempre. Gumagamit ka ng ano eh. Diba? Hindi ba mas magandang, mas effective pampataas ng views kung pupurihin ko yung maraming subscribers para gustuhin ako? Binori mo ba kami? Siniraan mo pa nga kami, pinagtawanan mo pa eh. Kaya nga, hindi niya naiintindihan ano. Ang sinasabi ko, kung pagpapataas din lang ng views ang ano ko, ang hangarin ko, mas maganda pupurihin ko sila. Para gustuhin nila ako at manood din sila sa akin. Hindi nagigets ng maestro mo yon. Hindi spiritual ano yon, bagay yon. Lahat ng tinatanong ko kay Maestro Ozzy dito, hindi spiritual. Tungkol sa common sense ang tinatanong ko. 'Di ba? Kaya siniraan ano yung sinira ko? Ano yung sinira ko? Baka may blood ka, ingat ka. Ano yung sinira ko? Isi ka lang. Oo nga, sinira ko. Ano nga sinira ko? Tatanungin ko, baka hindi ko alam na nanira ako. Alam ng tao yan. Alam ng tao yan. Ano nga yun? Hindi, sinabi mo, basta sinabi mo, dapat alam mo, maestro ka, di ba? Ano yung sinira ko? Yan na nga lang eh, tinatanong ko eh, spiritual ba yan? Yung tinatanong ko na yan? Wala namang spiritual sa tinatanong ko eh. Tama ako, hindi. Itong sinasabi niyo, wala akong, oo, wala nga ako alam sa spiritual, pero yung tinatanong ko, spiritual ba yun?
Yung tinatanong ko, yung sinabi niya na may na naninira ako, tinatanong ko sa ano specific na sinira ko, wala siya masabi. Oh. Tapos ako pa yung ano? Ako pa yung walang alam? Oh. Yung vlog ko. Katulad ng? Yung vlog ko na nag-ano ako, nagmutyahan ako. Eh, oh. Oh, nagmutyahan ka. May oh. Sinasabi ka dun eh, EMF meter. Sabi mo, oh. Ano meaning ng EMF meter? Oh. Electromagnetic. Ano, oh. Electromagnetic? Frequency. Frequency? Sure ka? Oh, sige, sige. Field. Oh, oh, oh. Sure ka? Oh, ba't binago mo? Mm. Alam mo ba mo TV? Oh, diba? Wala. Hindi spiritual 'yon. Ito na lang yung ano, kahit panoorin niyo yan, wala akong tinatanong sa kanya na tungkol sa spiritual. Alam ano ba ang gusto kong i-emphasize dito sa pagharap namin dalawa? Ang tinatanong ko sa kanya, yung mga pwede nyo ring alamin. Based on facts. Katulad nun, ano ang meaning ng EMF? Sabi niya, electromagnetic frequency daw. Hindi naman yun ang meaning ng EMF eh. Paano natin malalaman na nagsisinungaling siya? Pwede nyo, kahit ikaw mismo na supporter ni Maestro Ozzy, pwede mong i-google ang meaning ng EMF. Malalaman mo yung totoo. So dahil mali ang sinabi ni Maestro Ozzy, eh defraud siya. Maestro siya eh. Dahil maestro ka, dapat alam mo lahat ng sagot. Kaya spiritual yung tinatanong sa'yo o scientific side ng subject mo. Yun ang ano. Dahil ito, sir ano? Sir anong name mo ulit? Sir Sancti Arcangel. Ito kasi ang kinakatakot ko para sa mga kababayan natin. Yan na nga lang na pwede mong i-double check. Eh, alam nating sablay siya. How much more yung mga pinagmamalaking spiritual stuff pa na hindi natin kayang i-double check. Kasi pagdating sa spiritual yan, ang re-relyan na lang natin dyan, yung sinasabi ni Maestro Ozzy. Wala naman tayong pagbabatayan kung tama o mali yung sinasabi niya pag-spiritual na eh. Halimbawa, pag sinabi ni Maestro Ozzy na, ito, yung kapre, nakakausap ko na. May way ba para i-verify kung totoong nakakausap niya talaga yung kapre? Wala na! Pero ang pinapakita ko sa inyo dito, yung mga simpleng bagay na pwede natin i-double check sa kanya, eh sablay-sablay na siya, how much more yung mga bagay na hindi natin pwedeng i-double check? Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Yung pwedeng ikasa sa akin, hindi niya masagot. Dumadaldal siya na hindi niya alam. Meaning ng EMF, hindi niya rin alam. At kung panonoorin mo pa dyan, yung ano namin, marami akong tinanong sa kanya, hindi naman spiritual eh. Diba? Actually, may listahan ako dyan ng mga ano, dahil alam ko, ang pagdating sa spiritual, ang ano niyan, ang may forte niyan, si Sir Hiwaga na, wala akong alam dyan. Kahit ba sabihin mo na, kahit sabihin ni Maestro Ozzy na dito sa gilid ko, may nakatayong dalawang anghel, paano ko mabe-verify yun? Maaring totoo, may dalawang anghel nga naman na nakatayo sa likod niya, halimbawa lang to ha. Diba? Namin ni Maestro Ozzy na, ipapadala ko sa iyo ang pinaka pinuno ng kapre. Malay mo totoo nga naman 'yon. Pero hindi ko alam totoo ba 'yung sinasabi niya o hindi kasi wala namang way para i-verify 'yun eh. Kaya nga doon ako nag-i-stay sa mga bagay na pwede nating i-double check. Na pwede nating suriin at doon siya bagsak. Sa mga bagay na pwede nating suriin, mali-mali na sinasabi niya. Eh, paano pa kaya doon sa mga bagay na hindi natin masusuri? Diba? Nagigets mo ibig ko sabihin? Kaya yung sinasabi mo na kapag wala kang alam sa spiritual manahimik ka, no! Kailangan gumawa ako ng paraan para malaman ko kung fraud o hindi si Maestro Ozzy. Dahil trabaho kong magkalat ng awareness dito at wag mo kong pagbabawalan at wag mo kong sasabihin ng manahimik dahil karapatan ko dito ayon sa batas natin as a citizen ng bansang Pilipinas, karapatan ko sabihin ang gusto ko. Nasa democracy tayo. 'Di ba? Ikaw nga binibigyan ko ng karapatan na tanungin ako ng live, ayaw mo kong harapin eh. 'Di ba? Yun ang nakakabwisit mga men ano. Binibigyan mo na sila ng opportunity para harapin ka. Ayaw pa.
binibigyan na kayo ng opportunity. Kaya nga, kung confident kayo na, na pwede nyo akong pasinungalingan o pwede nyo maliin yung sinasabi ko, go ahead. Dahil gusto ko rin talaga malaman din ang totoo. Gusto ko malaman ang totoo, katulad nyo ako na, na nagsusuri din. Kaya gusto ko kayong, ang problema, takot kayong humarap. Ang gusto niya lang, pag may sinabi kayo, yun na. Tapos napupunta na naman sa maskara. Ano ba naman yung maskara? Yung Maestro Ozzy mo nga, wala nga maskara. Mali-mali na sinasabi. Ako pa? Eh lahat naman nasabihin ko dito, pwede nyo naman i-verify kung tama o mali. O kung mali ako, di sabihin nyo sa akin na mali, bigyan nyo ako ng patunay na mali pala yung sinabi. Tatanggapin ko, sorry po, mali pala yung sinabi ko. Nangyayari naman sa akin yan, nagkakamali din naman ako eh. Hindi ako perfect. Baka nga mas marami ang sablay ko kaysa dyan sa mga ghost hunter nyo eh. Kaya lang, mas madali lang sa akin tanggapin yung sablay ko. Dahil wala naman ako may pagmamalaki eh. Hindi katulad ng mga maestro nyo dyan, pinagmamalaki nila maestro sila, pero wala namang ano, wala namang mai... Ipagmamalaki niya, nag-guest daw siya kay Jade Martin. Ako ba, hindi ba ako nag-guest kay Jade Martin? Ilang beses na? At tungkol sa pambubudol yung ano, yung guest ko doon, kay Jade Martin. Talaga si Maestro Ozzy eh. Oh, ito, ito, may nagsabi pa dito. Hindi kasi lahat ng nakakaalam dapat sabihin, kailangan din ng lihim. Kailangan din lihim lang kasi maraming alagad si sana. Hindi ko naman sinasabing sabihin niya yung lihim. Ang sinasabi ko, meaning ng EMF. Kailangan pa bang ilihim yon? Simpleng test lang yon para malaman natin kung alam talaga ni Maestro Ozzy yung pinagdadadaldal niya. Ano ba naman mga pinagsasabi na itong mga bata mo? Diba, tatanungin mo lang ano meaning ng EMF? Kailangan pa bang ilihim yon? Alam ko meaning ng EMF, kaya lang gusto ko lang testingin kung alam talaga ni Maestro Ozzy yung sinasabi niya. Masama ba yon? Nasubukin mo yung ano, yung maestro mo? Maestro nga, di ba? Puro kasi tanong, sarili hindi makita. Ano, hindi tayo magda... Kaya nga mga bobo kayo eh! Hindi kayo nagtatanong eh! Ang tatanga talaga ng ano, ng mga follower nito na gusto nila lamon lang ng lamon. Kaya kayo nauuto eh! Wala namang masama magtanong. Pagka nagtanong ka ba dyan, ibig sabihin, pinasisinungalingan mo na siya? Hindi! Tatanungin mo para makasiguro lang tayo. Di kung legit yung sasabihin niya, di legit! Kailan pa naging mali ang pagtatanong? Huwag niyo naman gawin tanga ang sarili niyo. Sabi niya, ako naniniwala kay Maestro. Kayo kung ano ginagawa niya, wag na kayong wag niyo pakialaman. Ako nga pinapakialaman mo eh. Kasi wala naman kayong kaalaman na ibinigay. Kailangan pa bang ibigay ng Diyos sa iyo yung knowledge para masabi mo ang meaning ng EMF? Kailangan ba bigyan ka ng knowledge ng Diyos para masabi mo kung anong dapat ikaso sa akin? Dahil sa pagpo-post ko ng ano ng picture mo? Ginagawa niyo naman tanga ang sarili niyo. Wala namang spiritual sa tinanong sa kanya eh. Based on common sense ang tanong sa kanya na hindi niya masagot-sagot. Sabi ni Jocelyn, tama ka Ozzy, lahat ng ghost hunter sinisiraan niya. Isa pa rin bugok eh. Bakit siya gumawa ng content ng ibang mga videos at ginamit niya video niya? Bakit manira ka Bungo TV? Makakuha ka ng sympathy ng mga tao sa'yo. Sila maniniwala. Nasa tao na yan kung maniniwala sila o hindi. Diba? Yun naman pala eh. Sana ina-apply nyo din sa akin yan. Nasa tao na rin kung maniniwala sa akin o hindi. I-apply nyo na rin sa akin yan. Hindi lang sa mga ghost hunter nyo. Ano yung kayo lang ang anak ng Diyos?
yung feeling niyo sila lang sila lang special ano? 'Di ba? Yes, totoo, inggit siya. Nanira ka ng tao, Bungo TV. Gumawa ka ng sarili mong video, Bungo TV. Huwag kang gumamit ng video. Panira ka sa mga tao gusto umangat. King ina mo, ikaw lang panira sa mga tao gusto mong umangat sa buhay. Ni, hindi naman nila masabi ko ano yung sinira ko, ano. Matagal na yan. Mag-iisang taon na yata ako nagbablog tungkol sa mga ghost hunter. Na palagi nila sinasabi na ninira ako. Na pagka ano, pagka tinanong mo ko ano yung sinira, hindi naman nila masagot, no? Nakaka-stress lang talaga. Anyway, may ano pa ba tayo dyan makukomentan? Sabi si Spooky Channel, Maestro Ozzy, kung makikita mo lang mukha ni Bungo, kagwapo niyan. Yan mukha na mukha mong guloid na biik. Tingnan mo sa namin, mukha ka mong guloid na biik. Grabe naman. Anyway, hindi, yun lang ano, short video lang to kasi naiinis ako. Isa pa rin bugok to. Sabi niya lang, walang respeto daw si Bungo sa paniniwala. Ano, paano ko rerespetuhin ang mali? Objective ang pinag-uusapan natin dito, tanga. Hindi naman yung spiritual na paniniwala niya eh. Kapag sinabing ano, ang meaning ng EMF electromagnetic frequency, kailangan igalang ko 'yon. Eh mali 'yun eh. Objective 'yun eh. Kapag sinabi ko na ang asukal ay maasim, kailangan irespeto mo yung paniniwala ko na 'yon. Hindi, objective truth ang pinaglalaban natin. Mali talaga ako doon dahil ang asukal ay matamis. Sana ano, isipin niyo kung alin ang difference ng subjective o objective. Pag subjective, pwede mong igalang 'yon. Halimbawa, para sa akin, ang pinakamasarap na lutong adobo ay luto ng nanay ko. Igalang mo 'yon, para sa akin 'yun eh. Pero yung mga objective na sasabihin ko, ang toyo ay maasim. Bakit mo igagalang yun? Eh mali yun. Ikaw naman. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras, huwag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katapos